Ryan, sino ang nag-file ng disqualification case laban kay Board Member Ping Remulla? At ano ang pinakabatayan ng kanilang reklamo? June, dating alkalde ng 13 Martires, Cavite, ang nagpapadisqualify kay Remulla. At ang batayan nila sa reklamo ang mga naunang kahalintulad na kaso na nirasolba na ng COMELEC. Pinadidiskwalipika ni Melchor Jude Sagun Jr. ang kapwa kandidato sa pagkakongresista sa 7th distrito ng Cavite sa isasagawang special election sa darating na Sabado bilang papalit sa nabakanting pwesto ni Department of Justice Secretary Boying Remulla. Kanina, naghain ng disqualification case si Sagun sa tanggapan ng COMELEC Legal Division sa Maynila laban kay Crispin Diego Ping Remulla, anak ni DOJ Secretary Crispin Remulla. Nag-ugat ang reklamo sa umano'y pamimigay ni Remulla ng tupad o tulong panghanap buhay sa displaced disadvantaged workers noong February 14 sa 13 Martires, Cavite. Ayon sa abogado ni Sagun na si Attorney Jovert Dibas o Abibas, maituturing itong vote buying o paglambag sa Article 12, Section 261 ng Omnibus Election Code. Naging batayan sa reklamo ang ginawang disqualification ng COMELEC nang idiskwalifika si Albay Governor Noel Rosal dahil sa pamimigay ng tulong pinansyal sa mga tricycle driver at senior citizen sa panahon ng kampanya. Eh kasi hindi ba yung mga yung dating mayor at tumakbong governor nanalo, eh ginamit din yung tupad yung si Governor Rosal. Eh dating kasabay ko rin city mayor yun eh. Na-disqualify dahil paggamit din yata niyang tupad. Kaya marami nagkakuha sa akin. Bukas naman ang tanggapan ng COMELEC sa mga ganitong reklamo, lalo na ngayong nalalapit na ang special election sa Cavite. So, maganda na rin may mga ganyang kaso o complaints para mismo ma-ventilate o at magkaroon ng proper forum naman yung mga ganyang klaseng akusasyon. June, wala pang pahayag ang kampo ni Remulla hinggil dito at sa reklamong ito. At dahil nga sa Sabado na ang special election sa Cavite, mas malamang pagkatapos na ng halalan mareresolba ng COMELEC itong disqualification case na ito laban kay Remulla. Sa muna ang latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, June. Ryan, naitanong ba sa dating alkalde ng 13 Martires na ngayon tumatakbo nga sa pagkakongresista diyan sa 7th District ng Cavite, yung timing ng pag-file niya ng disqualification case, Ryan? Kasi bukas na yung election eh. Ryan? Yes, June, hindi na itanong kanina yan. Pero sabi ni Melchor Sagun, napilitan lang daw siya na dahil sa mga supporter niya, dahil sa pag-uudyok sa kanya ng mga supporter niya, dahil nga dito sa ginagawa ng kampo ni Remulla at ayon kay Sagun na nakakaranas din ng pangaharas ang kanyang mga supporter. Kaya napilitan na rin silang maghain ng disqualification laban dito kay Remulla. Alright, maraming salamat Ryan Lacanlale.